Di lahat na nakakasalamuhang may totoo. May mga tao dyan na may mga maitim na balak. Itong mga babanggiting ko ay ang mga dakilang scammer. So yun ang mga idol, no? Na-scam ka na ba? Pero hindi mo alam na na-scam ka na pala. So magbibigay ako ng mga halimbawa. Ito yung mga tao na lolokohin ka, paiikot-ikotin ka, tatarantaduhin ka. Dahil mga galing sila. May mga teknik. Kapag narinig mo sa isang tao na on the way na siya, ito na, scam na yan mga kaibigan. Ang ibig sabihin nung kagigising lang niya, babangon pa lang siya at maliligo. So ikaw naman, tanga, maghihintay ka sa kanya ng 2 oras. Imbis na alas 12 ng tanghali ang kita nyo, darating siya mga alas 3 na ng hapon. Automatic scammer na yan. Naranasan mo na bang sumali ng paluwagan? Ito yung tinatawag kong paluwagan scam. Kapag yung organizer ng paluwagan ay siya yung unang sasahod, aba mag-isip-isip ka na. Pangalawang sasahod kapatid niya, yung pangatlong sasahod pinsan niya, scam yan. At kung ikaw ang huling sasahod, malamang kalahati na lang ang sasahuri mo. Sa mga kababaihan, mga nanligaw na ba sa'yo na ang sinabi binata siya? Ang tawag ko dito binata scam. Ito yung mga lalaking nagpapanggap na binata sila. Mabubuking mo siya na may asawa na siya at 3 anak. Nagpapanggap na bachelor. So ang labas nito, magiging kabit ka. Sakit, di ba? So na-scam ka ng binata scam. Yung yayayain ka ng tropa mo na 2 bottles lang daw. After ng 2 bottles nyo, unlimited inom na. Para ma-invite nila yung tropa nila na mag-inom. So ang tawag ko dito, 2 bottles scam. Sasakay kayo ng jeep. Ang gagawin ng scammer na to, sasabihin niya sa'yo na wala siyang barya. So obligado kang magbayad. Pero hindi mo alam na scam ka na. Hindi ka na niya babayaran. Malupit pa nito, iaabot mo yung bayad doon sa driver. Yung mga ibang pasahero sa'yo, wala sa'yong pakialam. Hindi nila iaabot. Double scam. Ball is life, ika nga. Kunwari, maglalaro sila ng basketball. So manghihiram ng sapatos sa'yo to. Yung gusto mo nang mabalik sa'yo yung sapatos mo, hirap na hirap ka nang bawiin ito. Hindi ba naman dakilang scammer tong gonggong na to? Pinahiram mo na ng sapatos, hindi pa niya ibinalik sa'yo. Ang matindi, siya pa galit kapag babawiin mo yung sapatos mo. Ano nga ba tong kumain ka na scam? At kapag tinanong kung kumain ka na, scam na to. Kasi ito na yung pamamaraan nila para diskarte ang ka. At pag tanghalin tapat, i-message ka ng kumain ka na. Gising ka na ba? Kukunin yung loob mo. Pagdating sa huli, nga. May malupit pa eh. Nakauwi ka na. Word na ginagamit ng mga packboy. Kapag narinig mo to sa mga to, message ka ng mga ganitong salita, alam mo na, scammer to. So sa magjowa naman, kapag tinetext mo yung jowa mo at tinahanap mo siya dahil hating gabi eh wala na. Kapag minessage ka ng jowa mo nang pauwi na siya, hindi mo alam, nasa waluwalan lang pala yung jowa mo. Hindi na ang malupit nito mga idol. Pag nung sinabi niyang pauwi na siya, after mga ilang minuto, papatayin niya yung cellphone niya. So ngayon yung girl, galit na galit. Hanap ng hanap, tawag ng tawag, etong huling babanggitin ko. Malupit. Hukagin dating. He is the best among the rest. Usap lang, scam. So, yayayain ka sa loob ng motel, mag-uusap lang daw kayo. Suddenly, nasa loob lang kayo ng motel, paliliguin ka niya. So, dumating na tayo sa puntong iniisip mo. Ito matinding scam na gagawin sa'yo. Ulo lang daw ang ipapasok. Kapag nagawa niya na yung scam niya, tutuloy-tuloy niya na to. Ipapasok na buong katawan. Ito po yung mga taktikas, mga techniques ng mga dakilang scammer na to. Pag narinig mo tong mga to, alam mo na, mag-iingat ka na. Sabihin mo, napunod mo to kay Arch Trivia. Ibinulugar ni Arch Trivia, ito yung mga ginagamit nilang salita, pamamaraan, para makapanloko. So kung sang-ayon ka sa mga sinasabi ko, huwag ka nang mahiyak i-share, i-likes, at i-subscribe ang ating YouTube channel. Once again, this is Arch Trivia. Mag-ingat sa mga dakilang scammer. Peace out to all. Prap!